Nang makita dito sina Pedro at Juan, ayan. Kilalang kilala si Pedro at si Juan, ayan, kahit sa mga kwentuhan, di ba? Pero sa Biblia, talagang sila yung mga pangunahing disipulo ni Jesus. Ngayon, dumating si Pedro o si Peter, yung iba tawag si Saint Peter, ano? O si San Pedro, di ba? At si Juan, si John. Tuloy. Siya ay humingi ng limos. Nung nakita niya si Pedro, uy, mga bagong mukha itong mga to, ah. Siguro mukhang mayaman, ano? May siliso ito, ah. Mukhang maraming pera ito, ah. Di ba? Minsan, ganun, ano? Pag nakakita tayo ng mga bagong mukha, minsan, uy, may dayo. Mayroong sasakyan, di ba? Siguro maraming pera ito. Siguro matutulungan ako nito doon sa utang ko. Di ba? Minsan, ganun. Hindi ko naman sinasabi na ganun tayo, ano? Kaya lang, kaisipan ba ng tao? Na pagka may mga dayo, pag may nakikita tayong medyo kilala, lalo na pag politiko, diba, biglang dumaan dito, no? Kita mo, ano kaya ito, pula o dilaw, no? Diba? Baka matulungan ako, baka may ayuda. Minsan kasi yung tao, ganun kaagad ang nasa isip niya, no? So nung nakita si Pedro at si Juan, sabi, humingi siya ng limos. Ngayon, tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami, sabi ni Peter, ano? Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ang gusto pa rin ng lumpo, kahit tignan nila si Peter, ang gusto ng lumpo, ito. Yun yung gusto niya lang. Kahit makipagtitigan pa tayo maghapon, basta ito ang gusto ko. Sabi nung lumpo, kasi nakasanayan niya na eh. Mula bata pa lang, ano, hanggang pagtanda, puro na lang ganun. Kaya lang, anong sabi ni Peter at saka ni Juan? Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak. Halimbawa, may pupuntahan kang isang kakilala mo, umaasa ka na may ibibigay. Tapos biglang nasabihin sa'yo, hangga po. No? Wala. Ano ba sa Ilocano yung wala? Awan. Awan! Di ba? Itnol, no? Zero. Di ba? Abot ka ng ulo, di ba? Ako, saan kaya ako pupunta nito? Hangga po, no? Wala. Awan. Zero. Isip ka na naman. Eh, ito ngayon inaasahan ng lumpo eh. Meron siyang matatanggap kay Peter at saka kay Juan. Anong sabi ni Pedro? Dinirekta niya, pinarangka niya. No? Sinabi niya yung totoo. Sabi niya, wala akong pilak o ginto. Ngunit, kung ano ang mayroon ako, ay siya kong bibigay sa iyo. Meron pa rin pala meron kay Peter. Na yung hinahanap ng lumpo, na hindi niya nakikita, na kay Peter pala. Anong sinabi niya? Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. Grabe oh, sa pangalan lang ni Jesus, tumayo ka, lumakad ka. Minsan kasi alam mo mga kapatid, ano? Yung mga hinahanap kasi natin, may mas gusto si Lord na hanapin natin. Siya mismo, huwag yung tao, huwag yung kayamanan ng tao. Ang hanapin natin, yung nagbibigay ng buhay dun sa tao, at yung nagbibigay ng kayamanan doon sa tao. Sino yun? Si? Si Jesus. Amen. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Pero mo, mula pagkabata, lumpo na. Tapos hinawakan lang sa kanan. Saan ang kanan mo, Brad? Yan, ano, parang appear. No? Paghawak ni Peter at saka nung ano, nung lumpo, tumayo na. Hinawakan lang. No? Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong yung tuhod ng lalaki. Palukso itong tumayo. Nakaramdam siya ng lakas na hindi niya naramdaman mula nung bata siya. Tapos, wala na akong kasabay na nagbabasa. Pumasok siya sa templo, kasama nila, naglalakad, lumulundag, at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa pinto ang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Nagtaka yung mga tao. Paano nangyari? Di ba marami pumupunta sa simbahan, marami silang panalangin. Dati din ako doon, nakapunta ako ng Quiapo. Meron doon, luluhod, sa harap pa lang. Tapos luluhod siya, papasok hanggang doon kahit masakit yung luhod niya. Kasi meron siyang iniiyak sa Diyos. Meron din namang sa labas, namamalimos, humihini. Lahat tayo, meron tayong hinahanap sa Diyos. Di ba? Meron tayong hinihini. Si Pedro at saka si Juan, meron silang solusyon. Yung hinahanap nila, si Jesus lang talaga. Ano? Alam niyo, ang mahirap sa isang tao yung alam mong may Diyos, no? Pero hindi mo siya kilala. Punta ka sa bundok, meron silang Diyos.
ako ng Ipugaw, ano? Doon sa Banawi Rice Terraces. Nakarating ako doon. Meron silang Diyos doon, yung nakaganyan, yung tatwa nila, no? Sinasamba nila yun, nilalagyan nila ang alay. Iba-iba ang pagkakilala ng tao kung sino ang Diyos. Pero ang mga tao, naghahanap sila ng sasambahin. Naghahanap sila ng totoong Diyos. Kaya yung lumpo, ano, iba yung hinahanap niya, pero ang pinakilala sa kanya ni Jesus, ay ni Peter at saka ni Juan, si Jesus Christ. Siya lang pala ang kailangan natin. So, tatlo lang yung gusto kong ituro ngayong hapong ito, no? Unang-una, tanong ko, may Diyos na ba kayo? Ha? Number two, kilala mo na ba ang Diyos mo? O, kasi yung lumpo, may Diyos siya. Nasa templo siya eh. Pero hindi niya pa rin kilala si Jesus. Dapat kilala mo kung sino si Jesus. Ano ba ang nagagawa ni Jesus? Kaya kanyang patawarin. Number two, kaya kanyang palayain. Diba? Baka mamaya may mga sama ka ng loob, meron kang himutok mula nung bata ka, naapi ka, naparusahan ka, o anumang nagawa sa'yo, kaya kanyang palayain dyan. Pag may nasaktan ka, kaya kanyang patawarin. Kaya kanyang palayain. At yung pangatlo, si Jesus lang yung sagot. Amen? Si Jesus lang. Alam niyo, ang hirap sa isang tao yung hindi nakakatulog sa gabi. Di ba? No? Nasubukan niyo na yung hindi makatulog sa gabi dahil sa problema. Anong dahilan? May utang ka? Sisigilin ka bukas? Ano? Ah, sige po. Sige po, nanay. Pwede naman kayo mag-profit. Asawa po. Diba? Katulad yun. Oo, yung asawa mo, halimbawa, nakipag-inuman. O kaya sumama sa iba, nakapitbayan. Ano? Huwag naman bahay, nakapitbayan. Diba ang hirap matulog? Iniwan sa'yo lahat ng anak. Diba? Yung nakikapit. Ang hirap, diba? Pero merong kang Jesus, alam mo, Lord, alam mo, lahat, ako dati rin akong babaero. Loko-loko din ako noon. Pero biyaya ng Diyos, ano? May nagpakilala rin sa akin kay Jesus. Lahat tayo kasi, noon, nung hindi pa natin kilala si Jesus, lumpo tayo. Bakit? Kasi makasalanan tayo eh. Meron tayong kasalanan na minana. Ngayon, nung tinanggap natin si Jesus, naranasan na natin yung kalayaan. Alam nyo, hindi yung pera eh. Nakagraduate din ako ng college. Nasubukan ko ng mag-abroad. Sinong gusto mag-abroad? Nasubukan ko na rin. Nagtayo na rin ako ng negosyo. No? Siguro hindi ko lang pinasok pagpapolitika. No? Pero yung mga negosyo, yung mga gustong pasukin ng tao, tinaray ko din. Nag-artist kaya lang hindi yun ang sagot eh. Ang pinakakasagutan talaga si Jesus lang. No? So nung hinawakan nung pilay, yung lumpos yung kamay ni Pedro, tumayo ka. Ibig sabihin, lahat tayo kaya natin bumangon. Amen? Makakabangon ka din, sabi mo sa katabi mo. Makakabangon ka din, makakaahon ka din. Di ba yung bang pagkalumpo, ang pinapahiwatig kasi dyan, parang lumpo ka sa problema. No? Matagal, hindi nakakalakad eh. Di ba sa bisyo, may kasama kami sa Banawang. Ano? Mula nung ipinanganak yung mga anak niya, dalawa sila, ng taong anak. Ito. Mga 25, ganyan, ano, yung anak niya. Tapos yung isa, mga 17, dalawa sila. Pero mo, ganun na katagal, ganun na sila may edad. Pero, ganun na rin siya katagal na nagsusugal. Halos naubos na, no, yung asawa niya nasa abroad, papadala, uubos, iyak na iyak. Isang araw, yung anak niya, punta sa church, nakilala si Jesus. Umuwi ng bahay, niyaya yung kapatid niya. Dalawa na sila. Sumunod na naman, hindi ito agad-agad ha. Siguro mga buwan, taon nang tinagal, no? Ipinakilala si Jesus sa anak, sa kapatid, ipinakilala sa ama. Isang araw, yung ama, nandun na rin sa church. At isang araw, nagtaka. Parang yung nangyari sa lumpo, nagtaka yung mga tao, di ba? Di ba yan yung namamalimos? Ba't nakakalakad na yan? Lumundag pa. No, ibig sabihin, kaya tayong pagalingin ni Jesus. Kaya tayong palayain. Kung gusto mo, hindi ka naman pinipilit eh. Kasi yung iba ayaw. Ano? Kaya lang kami, isang araw, dahil ako na, nalugmok din ako sa utang nung nasa Baguio pa ako, ano? Kung ano-ano kasing ginagawa ko doon, isang araw, bumagsak na ang buhay ko, humingi na ako ng saklolo. Lord, sabi ko, mamamatay na ako. Nahabol na ako ng mga inutangan ko. Mamaya, ayokong makulong, sabi ko. Umiyak ako, Lord, tulungan mo ako. At nung araw na ngayon, parabang inabot din yung kamay ko ni Lord. At
ito yung naiahon, nakabangon na rin. Yung tatay, ngayon, nasa church na. Nagtataka yung mga kalaro niya dati. Nagbago na. Di ba, ang sayang marinig yun? Yung sabi mo kanina, kay Benin, ano? Malaki ng pinagbago mo, ha? Di ba? Sino nagbago sa kanya? Si Jesus. Bakit? Kasi gusto niya. Tayo ba? Gusto ba natin magbago? Siyempre, ano? Ano ba yung mga kailangang baguhin sa atin? Aminin na natin. Ano, katulad lang? Ito, babaan nyo pa. Ano yun? May hugot siya. Patitis-tis, di ba? O, patitis-tis. So, dapat, binabago na yan. Pag-iinom. Pagsusugal. No? Alam nyo yung pagsusugal, kasalanan niya. Kasi hindi natin pera. Sugal muna. Di ba? Yung pagsusugal kasi mga kapatid, nagkakaroon ka ng interes sa pera na ba? Na hindi dapat. Tingnan nyo pagkatapos doon, pagka nanalo ka, may inggit, di ba? Ang daya yan, sisiraan ka pa. Kasi yan ang trabaho ni Satanas, ano? Magwasak, manira, kumatay. Ganyan ang gusto niyang gawin sa isang pamilya. Pero ang Diyos, pumarito siya, si Jesus, para tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya pag kilala mo si Jesus, masaya ka dapat. Amen? Masaya. Hindi ka aburito. Hindi ka balisa. Meron kang kagalakan sa puso, kaya mong matulog. Halimbawa, yung asawa mo, may problema ka sa asawa, manalangin ka. Kung sabihin mo, Lord, ako naniniwala ko isang araw, dadalihin mo rin yung asawa ko sa church. Makikinig din siya dito. Darating ang araw na para bang lumpo, pero isang araw, makakapahangod din siya. Amen?